mga kaibigan, samahan po ako dito sa aking mga alaga, sa aking farm. Ibibigay ko po sa inyo ang mga technique ng pag-aalaga ng pato. Yun. Minimal lang po ang pagkain ng pato. Hindi katulad ng baboy. Sobrang mahal ang feeds. Ang pagkain ko lang po dito. Pagpalang araw po mga kaibigan, dito po tayo sa farm po ni Mr. Andy Puot. At marami po siyang mga alagang mga hayop dito. At tayo po ngayon po ay maghihip po tayo ng mga impormasyon tungkol po sa pag-alaga po ng mga itik, pabo at iba pang mga inalagaan po dito. Marami po siyang mga experience mga kaibigan at yung mga sikreto sa pag-alaga po ng mga hayop. Samahan nyo kami, Sir Andy po, sa kanyang farm. Oh, sir, pwede pa namin makita yung mga alaga mo. Pwede. Okay, punta po tayo. Ayun, mga kaibigan. Tayo sa farm po ni Sir Andy, mga kaibigan. Yung kanyang mga alaga po dito, pato. Ito sir, po. Pato ba yan, sir? Pato ito. Yan, pato. Ito. Yun. Ito mga alaga ko. Oh. Ito, simple lang. Sapa lang sa ang pakain ko rito. Ipa. Sapa, sa niyog po, sir? Oh, sa niyog. Yung mga kinayod po na ano? Mm. Sa isang dang pato, hindi ka pa magagasta ng 50 pesos araw-araw. Oh, ganun? Sa ipa. Ah. Ayun, dami sir oh. Sir, pakita ko muna yung sir, ya? Yung yung mga itik mo dito at sa pato. Ito sir ay mga bagong pisa po ito. Ayun oh. Ayun, mga kaibigan. Ngayon, pakita ko po sa inyo yung kanyang mga ibang mga alagang pato. Yan oh. Ngayon po, mga kaibigan, patuloy natin siyang kausapin si sir sa mga sikreto niya, mga kaibigan. Napakadami dito at saka napagandang lugar po niya, mga kaibigan. At may mga gansa pa nga dito, sir no? Okay. Hanap po tayo ng information kay sir para po may yung mga mahilig po mag-alaga ng pato, baka ma-encourage po kayo dahil hindi pala magastos sir? Hindi magastos. Hindi magastos. Okay sir, tuloy tayo sir. Ang sandang pato, hindi ka pa magagasta ng 50 pesos. Oh, hindi pa magagastos ng 50 sa pesos. Araw-araw. Araw-araw. Kung sa sandang pato, may sandang kang pato. Mm-mm. Nangingitlog lahat. Opo. Sa isang araw, tig-iisa na lang ang nila. Itlog. Itlog. Ay di sa 100 na itlog, mayroon ka ng 1,000 pesos a day. Wow! Oo nga no! Ganun, ka, ganun lang sir ka ano? Kasimple. Kasimple. Mag-alaga ng pato. Hindi lang po ito ang patuhan ko, pati doon sa kabilang farm, mayroon pa ako ng baka. Ay, may kabilang farm pa ma sir? Oo. Baka ako, saka patuhan din. Baka at saka pato, mayroon sa kabila. Oo, kasi mayroon doon, mayroon doon, Pispan. Wow! Doon yung iba. Ay, dami pala doon. Ngayon po, itong iba dito, pinapit ko lang at ililipat ko. Yun lang po, simpleng pag-alaga ng okay. Pato. Ito, ililipat mo dito, sir. Yung isa doon sa farm mo na malawak. Okay. Ito po, isang negosyo ko, parkilahan sa kabila. Ay, meron ka pang din pala, mga parkilahan. Saka doon sa dulo, parkilahan. Oo. Ayun nga, mga kaibigan. Pwede palang mag-arkila pala dito sa farm. Ano sir? Yung kanyang sa farm. Meron ding parkilahan, oh. Ay, ganda. Yun. Sir, baka may magtanong dito, sir. Paano po yung procedure nyo sa, yung sa ipa po? Ano pong mga hinahalo nyo po sa ipa? Ipa at saka? Ipa saka sapal. Sapal? Oh. Ipa saka sapal, lalagyan mo tubig. Oo. Gunawin mo, yun na ang bibigyan mo sa amin. Ayun na. Alaga. Hindi po sila masilan, sir? Hindi. Kahit yung mga baby, yung maliliit, pwede mong pakainin sila. Simpleng-simple. Simple lang. So, hindi katulad ng baboy, may pre-starter na. Yun. Starter pa. Mahal po yung kilo mahal ng ano. Mahal. Sir. Minsan lugi ka. Yun. Katulad dito, araw-araw, namumulot ka. Ay, oo nga, no. Sir, tanong ko po, sir, kung mayroon pa kang mayroon pa po kayong pinapainom ng mga vitamins para sa mga alagang pato? Mayroon. Meron din? Mayroon. Pero, every day o? Hindi, twice a week. Twice a week lang? Oo. Oh. Ayun, meron mga kaibigan, napakaganda dito. Yan o. Oh. Saka yun ang sikreto sir ha? Ipa at saka? Sapa lang. Oh. Okay. Sir, may nakita ko banda dito. Ano po yan? Pwede namin ano po yan? Pwede. Kung ano po yan? Yan, itlogan ng mga pato ko. Ayan, paitlogan ng mga pato mga kaibigan. Tingnan po natin para makakuha po tayo ng idea. Sir, okay. Pwede namin makita sir? Okay. Ito mga kaibigan. Uy, simpleng-simple lang mga kaibigan. Simple lang. Ayan o, mayroon pa nga isa doon nag-itlog na?
Naglilimlim? Naglilimlim. Ayun, makaibigan. Yung mga gulong na hindi na ginagamit, yan o. Yan, sir, no? Ayan, yun po ang paitlogan ni sir. Sa kanya po mga pato. Inarvest na mga itlog na. Oh, inarvest na. Ito, mayroon pa. May nang itlog pa dito, o. Ayan, yun, makaibigan. O, kung kayo po ay, ano, nakakuha na kayang idea. Mga gulong lang, makaibigan. Oh my God, gagayahin ko po ito, makaibigan. Ayan, o. Yun. Yung kanyang mga itik dito sa kanyang farm. Ano sa kabila yung iba. Malawak po dito, makaibigan. Makaibigan, ito po. Nakabisa na po tayo kay Sir Andy po at makaibigan. Ipo, Sir Andy. Mga kaibigan, pwede po kayo magbisita anytime dito sa farm ko sa Gabon. Itanong nyo lang po yung Puot Farm. Yun. Kilala po ako rito. Yan. Dito po yan sa Gabon, Talisay, Camarines Norte. Makaibigan, pwede din kayong, sir, pwede ba kami makapasalin po sa iyong mga baka? Pwede. Sa farm po yung makaibigan. Dito lang tayo sa kanyang farm dito dahil nadaanan po natin si sir. Napakabait ni sir, makaibigan. Sir Andy Puot. Sir, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po. Sa pagpayag. Na kami makabisita po sa iyong farm. Walang problema anytime. Yan. Thank you. Thank you for watching. Thank you. And God bless us all and to God be the glory.